At gaya po ng sinabi natin, lubog na nga po sa baha ang Quezon City at ang kasama nating si Sherry Antores nag-iikot doon. Sher, saan ka banda? Oo, Pia, sa ngayon, lumagpas na ako doon sa may area ng Fairview at umikot ako sa bandang Mindanao Avenue Extension sa Quezon City. At kumpara nga doon sa una kong pagdaan kaninang mga bandang alas 9 ng umaga, mas tumaas ngayon yung tubig na nandoon sa kahabaan ng Mindanao Avenue Extension. Kanina, Pia, nung bandang alas 9, nasa gitna lamang ito ng mga gulong ng mga FX, ng mga regular na sasakyan. Pero pagbalik ko, ito ay abot na sa bumper halo. Sandali lamang na tumigil ang buhos ng ulan, Pia, pero pagkatapos muli na naman siya na umagasa o muli na naman siya na bumuhos at mas malakas sa pagkakataon na ito. Samantala, nagkakaroon din naman nakana-kana pagkidlat at pagkulog dito nga sa mga inikutang kong area sa Quezon City at sa may Novaliche sa Caloocan area. Isang maliit na tulay dito along the Barter Road naman, Pia, yung nadaanan ko na umapaw na rin dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya yung mga jeep at yung maliliit na mga sasakyan na dumadaan ay hindi na rin basta makatawid. Yung mga tao na nakita natin kanina na nakasakay sa mga pampublikong sasakyan, nagsimula na sila na maglakad para lamang makatawid ng tulay at makaabot doon sa may sa Barter Road papuntang Quezon City. Samantala, Pia, doon naman sa area ng Tulyahan River, naglagay na rin ng mga lubid itong ilang mga residente. At ayon doon sa mama na nakausap natin kanina, ikinabit nila yon sa kabilang bahagi, doon sa mas stable na area, sa isang pader doon, habang yung kabila naman na parte ay hawak ng mga tao. Ang purpose daw noon, Pia, ay para kung sakali lamang, wag naman daw mangyari, pero kung sakali na meron silang kapitbahay na biglang matanggalan ng bahay o masiraan ng bahay at biglang may matangay ng tubig, doon ay makakakapit sa lubid at kanila agad may liligtas. Sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan, Pia, ang ilang mga residente doon sa Tulyahan River nananatili sa loob ng kanilang bahay. Samantalang yun nandun lamang sa bandang baba naman ay nagde-desisyon lamang na umakyat doon sa bandang kalsada kung saan nga ay meron namang ilang tolda na naka-standby at doon lamang sila nakikisilong. Wala pa rin tayong nakikita na lumilikas talaga o umaalis doon sa lugar papunta naman sa ibang mga mas ligtas na bahagi ng Fairview. Pia? Shen, nabanggit mo, Mindanao Avenue, alam natin maraming establishment dyan. Sa ngayon ba may mga bukas pa rin o talagang lahat dyan ay sarado? Oo, Pia, yung dinaanan natin kanina, yung Mindanao Avenue Extension. Ito yung, kung familiar ka sa lugar mula sa Commonwealth Avenue, ito yung lugar papunta, padiretso ng Novaliches. Mga residential area to, Pia, itong Mindanao Avenue Extension. At manaka-naka lamang yung mga establishmento, maliliit lamang ito. Dun sa pag-iikot natin, ay wala tayong nakitang mga bukas na establishmento. Ito yung mga hardware, ito yung mga kainan na maliliit doon. At kung tutusin, parang nakanaka na lamang yung mga dumadaan na sasakyan din dahil nga sa patuloy na pagtaas ng tubig. Tia? Alright, maraming salamat, Sherry Ann Torres.